mahabang story, ganito yan, ano? I started as a lawyer, I passed the bar in 1992. At nakinuha agad ako ni Mayor Fred Lim during his first two terms. So, okay. I was with Mayor Lim sa City Hall ng Maynila ng 92 to 98. As what? As a special legal counsel. At that time kasi, gusto niya yung mga tao na mapagkakatiwalaan niya. At kaya may tiwala siya sa akin, not because of myself, but because best friend niya yung tatay ko, who was his classmate in law school. Ayan. Ngayon, sabi niya, may mga gusto akong gawin, anti-corruption, gusto kong pasaray yung mga nightclub sa, ano, sa, sa Ermita Malate area. Yes, yes. Plus, gusto kong, yung mga drug pushers, sugpuin dito. So, I needed someone na alam kong hindi ako iiwanan. So, hang nandun ako until, my first brush with the controversial case, yung pinagsasasara namin yung mga nightclubs. Ang dami-dami naming kaso nun. As a matter of fact, ang joke namin noon, si Mayor Lim is the best dressed mayor in the world because he had over 100,000 suits, mga lawsuits. Then yung spray painting, kung natatandaan mo, Tita Aster, yung pag may nadadampot noon, nilalagay namin sa harap ng bahay, a drug pusher lives here. Dinimanda rin kami noon. Marami din yung, ano, naging malapit ako dyan, yung Metro, yung Manila Film Festival scam. If you remember. Yes, oh, yung kay Take It, Take It ni Rufa. Sure. I was one of those who investigated. Ang head noong investigating committee roon kung anong nangyari, yung scam, ay si then Vice Mayor Lito Atienza. Ako kasama ko si Attorney Jess Santos, yung mga abogado. Apat kaming abogado roon na nag-imbestiga plus panglima si Vice Mayor. At kami din yung nag-file ng kaso against si Manay Lolit, si Gabby, fan pa naman ako ni Gabby. si Nanette Medved, I remember, si Viveka Babaji. Yes. Yan, ang mga witnesses namin, si Gretchen, no? Natatandaan ko yun. So, nakilala ko yung ibang mga showbiz reporters noon because for 6 months yata, laman ng dyaryo yung Manila Film Festival scam. So, ang dami kong nakilala. Napakalaking controversial. Ang dami kong nakilala ng mga entertainment reporters. But before that, I was working with Doy Laurel nung hindi pa ako abogado. Noon naman ako sa ano. When he was already vice president. When he was vice president. Ako naman sa public information office niya. I was a ghostwriter. I wrote correspondence, mga messages, and eventually, naging mga speeches niya. But I also interacted naman yung sa mga hard news. Yes. Yung public affairs naman. Yan, sina Julius Babaw noon, sina Egan. Mga nagsisimula pa lang yan noon Noong 1980s, nakilala ko na sila noon. Yes. And I'd like to mention, with your permission, Tita Aster, na yung pakikitungo ko sa media, natutunan ko yan because of Mr. Ike Gutierrez, yung spokesman ni Vice President Laurel. Yes. Malaki utang na loob ko dyan sa taong yan. So that was the start. Yes.